What's up guys? Welcome back to my channel. So wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin 'to. Today's episode, share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga tools na ginagamit ko para sa pag-build ng cafe racer or scrambler or any DIY custom bike. Kaya sa mga aspiring builder tulad ko na medyo tight ang budget, pipiliin natin yung mga importanteng bilhin na gamit at mga parts. So, isa-isahin na natin. Bali, yung mga tools na yan, hindi ko siya binili sabay-sabay. Kumbaga, habang ginagawa ko yung motor, inisip ko ano ba yung mga kailangan kong tools. Ito lang. Ayan, itong mga basic tools na to. Tulad nitong T-wrench na 8mm. Ito pa isang gamit na gamit. Itong wire wrench. Ang size nito ay 14mm, 12mm, and 10mm. Yun naman yung mga pangkaraniwang size ng mga bolts and nuts sa motor. So 8, 10, 12, 14. So itong dalawa na to gamit na gamit, lalo na to. And then meron din ako nito. Size 10 at size 8mm. Meron din akong liabe, katala. Sorry guys, hindi ko alam yung exact name nila, pero gamit lang kasi ako ng gamit eh. Siyempre, screwdriver, vise, then yung talim ng grinder. Allerins. So size nito ay 5mm, and then 6mm. So ito lang guys, ito lang yung ginagamit ko simula nung inumpisahan ko yung project bike ko. Kahit nung wala pa yung project bike ko, kahit nung Honda TMX pa yung gamit ko, yan lang. Ito lang tools ko. So nung nakabili na ako ng pang project bike, tsaka ako binili itong mga power tools at welding machine, portable welding machine. So next naman itong power tools. So ito guys, napakalaking bagay ng power tools na to. Itong grinder and yung power drill. Ito yung pinakamadalas kong gamitin, itong grinder. So nung pagka nasa part na ako na inaayos ko na yung U-bend or yung mga frame na dapat tanggalin, yung mga bakal na dapat tanggalin sa frame ng motor. So ito yung pinaka gamit na gamit. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo may putik, yung maputi-puti niyan. So hindi lang siya sa motor na gamit, ginamit ko rin siya sa simento, ginamit ko rin siya sa gate namin. So marami siyang function. So ang kaya naman nun, meron ka sariling gamit. Ayan. Kung gusto mong mag-DIY ng cafe racer or scrambler, mainam din kasi na meron kang sariling gamit. So guys, hindi naman required na meron kayo ng ganito. Pero ang kainaman kasi nyo is, bukod sa matututo kayo, ako, hindi ako talaga marunong pagdating sa motor. Pero nung nagkaroon ako ng project bike, marami akong natutunan ng basics about sa motor. So, ikaw, kung gusto mo magkaroon ng project bike, I suggest na meron kang ganito. Ito yung pinaka-importante, itong dalawa na to. Lalong-lalo na ito. Ito, basic lang na, basic tools lang naman to. So, I'm sure meron na kayo yan. Lalo na kung meron kayong motor. Siguradong meron na kayo yan. Pero ito, hindi lahat meron yan. Pero, mas maganda kung meron kayo yan. And then ito, itong welding, optional naman, pwede naman kayong magpa-weld. Nabili ko siya sa online store. So tsaga-tsagain nyo lang maghanap, basa lang kayo ng mga feedback ng mga nakabili. So kapag ganun, pwede kayong magtiwala. Matagal na akong bumibili sa mga online store na yan, sasabihin ko na sa Lazada or Shopee. Matagal na akong bumibili dyan. Siguro
dalawang beses pa lang ako naka-receive ng palpak na in-order ko. Pero, eto guys, okay to. Ayan. So, medyo nakakatakot talagang umorder kasi nga, tulad nito, eto. Pero, nilakasan ko yung loob ko kasi maganda naman yung feedback sa seller. So, natiwala na rin ako, binili ko na rin. So, okay naman siya hanggang ngayon, napapakinabangan. So, marami pa tong pwedeng paggamitan guys, hindi lang sa motor. Example, pang repair sa mga sira ng gate or pinto, basta may kinalaman sa bakal. Marami kayong magagawa sa mga tools na ito. So, ito guys, nabili ko tong set na to. Meron na rin siyang mga drill bit. Pero, I suggest, bumili kayo ng original na drill bit at mga cutting disc dito dito. So, yung mga binabala. So, bumili na kayo ng original, mura lang naman yun. Mapapakinabangan nyo naman ng mas matagal. So, ayan. Ito guys, pinaka-importante yun. So, ayun na guys. Yun yung mga tools na ginagamit ko sa aking project bike. So, hindi naman necessary lahat. Like for example, yung welding machine. So, hindi naman kailangan. Pero, maganda na rin yung meron. So, kung meron pa akong nakaligtaan or yung mga hindi nabanggit na tools, comment nyo na lang at para ma-inform na rin ang mga viewers kung ano ba dapat ang tools na dapat na meron sila. So, hanggang dito na lang muna guys. Please like, subscribe, and click nyo na rin yung bell icon para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko.